días, amigos y amigas. Payag ba kayo o pabor ba kayo na ituloy ni incoming President Bongbong Marcos yung anti-drug war started by President Rodrigo Roa Duterte? At payag ba kayo na si President Duterte mismo ang magiging anti-drug czar sa administrasyon ni Bongbong Marcos? So ito po yung mga bagay-bagay o mga developments na namumuo dito sa incoming Marcos administration. Pero on the onset po, ang masasabi ko lang, nakakatuwa naman po talaga itong balita na ito, kasi isipin niyo na lang gaano, how ironical or gaano ka, you know, nakakatuwa itong sitwasyon na ito na yung dating presidente na sinabi na lulon sa cocaine si Bongbong Marcos, na ang incoming president ay isang cocaine addict, ay ngayon drug czar sa isang administrasyon led by a cocaine addicted president. Di umano. So, yun, good. Masasabi natin na napaka nakakatuwa at napaka weird talaga ang politika sa Pilipinas. So ngayon na medyo kwan si Bongbong, medyo pinabalak niya na imbitahin si President Duterte na para maging kwan na anti-drug czar. Sabi nga ni kwan na nag-relay na daw ng invitation. Sabi nga ng Duterte spokesperson na Christian Ablan, the decision is up to President Duterte daw kung papayag siya na maging czar ni Marcos. Sabi ni Ablan, pagdating dyan, there is no legal impediment for a former president to assume an executive position in the executive branch. Now, whether tanggapin niya ni President Duterte, nasa kanya po yan. So, sabi niya, sa pagkaalam namin, the president is looking forward to his retirement. Pero welcome po yang balita na yan, dahil si President na mismo ang nagsabi na kailangan pa rin tuloy-tuloy ang laban sa droga. So, yun po ang kwan na sa mga past interviews po, sinabi ni Marcos na itutuloy talaga niya ito. Pero compared sa past po, kung saan yung maliliit na tao lang ang pinapatay, hinuhuli, dito po sa administrasyon niya, i-kwan niya talaga, i-target niya talaga yung mga big drug lords at saka yung mga supply side talaga kung saan nagmamanufacture at saan gumagawa yung mga droga. Kasi nakita naman natin sa panahon ni President Duterte, thousands of libo-libong katao na po ang namatay, nakulong, pero andito pa rin po yung droga. Samantala, yung mga bilyon-bilyon na drug supply na dumaan sa Bureau of Customs, andyan pa rin po yung mga kwan, yung mga opisyales, hindi pa nakakasuhan, hindi pa nakukulong, at binigyan pa ng pwesto ni President Duterte, nilagay lang sa ibang government post yung mga dating Bureau of Customs officials na nasangkot sa bilyon-bilyon smuggling ng drugs po sa Pilipinas, at naging issue nga po yun. So nakikita natin hindi talaga naging seryoso yung laban sa droga. Kahit si broadcaster naman po I agree na dapat ituloy ito, pero dapat honest to goodness approach talaga. So dito sa part po na ito, maging wait and see attitude po si broadcaster. Ang sa akin lang, wag na sana kunin si President Duterte, kasi
kahit maganda po yung programa, hindi po siya naging successful. Ang isa pong sign, big sign na hindi siya naging successful, ay nandyan pa rin po ang droga. Andyan pa rin yung supply, andyan pa rin yung network ng mga addict. So, yung nawala lang po, yung mga high profile na mga drug lords, yung mga napatay, nakulong. Pero yung mga galamay po, nagkaroon lang ng mga bagong padrino. So, dyan sa Duterte government. So, sana, kung talagang honest siya to solve the drug problem, marami naman talagang tao na pwede ilagay dyan, huwag na sana si President Duterte. Kasi nakita natin na mas maraming inosenteng Pilipino na naging biktima at yun naman na nasangkot sa mga customs, Bureau of Customs officials na nagdala, di umano, or inalaw yung pagpasok ng mga bilyon-bilyon na droga sa Pilipinas ay andyan lang po, hindi nakulong, binigyan pa ng magandang pwesto, at they got scot-free. Hindi po sila sumabit sa issue lang man yan. So, yan pa rin ang makikita natin sa Marcos administration, if ever, si President Duterte ang i-allow natin. At baka sasabit rin dyan si Marcos kung ginawa pa rin ni Presidente yung pagpatay sa mga inosenteng mga bata, mga ordinaryong tao, baka si Marcos naman ang kwan, ang hahabulin ng kwan, ng International Courts for Crime Against Humanity, Crime Against Innocent People. Kasi maganda sana po kung talagang drug lord ang hahabulin nila. Pero sa nakita natin ngayon, hindi naman talaga. Yung mga ordinaryong tao lang talaga ang nabibiktima dito. So, tingnan po, bantay po natin itong issue. So, for now po, this is our observation and opinion on this matter. And we'll be watching out this issue. So, please share na lang po itong link na ito, itong blog na ito to people anywhere, everywhere in the Philippines para they will be updated on what is the projects and plans of the incoming Marcos administration. And don't forget to subscribe to the Blogcaster Armandin YouTube channel, and I'll be seeing you in my next vlog. Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nocum, subscribe kayo rito sa Blogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo, mga kababayan. Always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.